I'm here at Breda's Crib. Grabe yung energy mo. And yan, so it's a great opportunity po na nandito po yung pinaka-queen, the queen of all queens ng social climbers. We have here, of course, our Madam Breda Damage. And the next to her is Scarlett Dark. Puta, ikaw daw yung ganda ko ngayon, katabi ko yung dalawa. Pagka-ilong kasi yung puti, morena. Dumi. Charot na. Yesterday, today, and tomorrow. Ala, oo. Magiging pagod ang diba, evening? Yesterday, today, and evening. Yeah, so I'm here, guys, kasi I will going to interview the two queens ng social climbers, no? So, since sila ng questions po, so it's for them how to answer it. Huwag naman masyadong maano, ha? Surprise na naman to. Hindi masyadong surprise ko naman yung mga questions. No? Okay, so let's, yes, kasi may mga sabi ng mga followers, no? May mga sabi ng mga subscribers na somehow, at some point, why daw, bakit na tayo, ano, bakit daw yung strong yung social climbers? And then, si Brenda, si Scarlett, we're just so very strong to face challenges in life. So, they will want to ask questions muna sa kanilang dalawa, no, kung, to know how you will handle yourselves in the situation, or para malaman din nila kung ano yung mga pinaghuhugutan ninyo sa buhay, sa ganito, and sa ganyan. Okay? Alright, the first question is, for Scarlett, ikaw, what is the capital? Okay. Scarlett, what is your biggest fear sa buhay? Ano yung pinaka ayun fear? Kinatatakutan sa buhay. Hindi mo alam, hindi akala ko. Plaza fear. Sasha yun. Ikaw. Kinatatakutan ko sa buhay. Yun. Lahat kasi na kinakatakutan ko sa buhay na wala. Ay, naano ko na eh. Baka ito. Ay, bitin po. Snake talaga. Totoo yan. Pero, ay, nakatatakutan ko sa buhay. Siyempre, kasi ako, hindi ko pinapakita sa mama ko na ganyan ko siya kamahal. Yung ganun. Siyempre, takot ako mawala yung... Parents. O, yung especially kasi, si nanay mo. Isa lang yung nanay namin eh. Wala kaming tatay. Marami kami naging tatay, pero iba talaga yung tatay mo na andyan talaga. Wala talaga yung tatay namin eh. So yung nanay mo yung namukha? Siya lang yung naging tatay namin. Kaya, si inatay. Inatay. Parang dumidilim yung camera mo. Oh, kasi siya nagre-reflect siya kung sinong Dark. Ayun. Siyempre, kasi yun nagsasalita. Yung pinakatatakutan ko na... Na mawala si nanay. Death. Lalo na ngayon. Lalo na ngayon na may inaano siyang sakit, no, napaka, kaya ko mag-usala. She's suffering. Katulad na ba ng suffering? Suffering, life na. Si Brenda naman, siya is mawala yung nanay. Si Brenda naman, what is your biggest fear, no? Pinaka-biggest fear ko talaga, normally talaga, death talaga. Oo, everyone naman, diba? Pero minsan kasi, nagiging practical na rin. Siyempre, ayaw natin mawala talaga yung mga mahal natin sa buhay, lahat. Pero nung nawala si Papa, dumating sa point na parang naging practical ako masyado na darating talaga sa life natin na kahit takot tayo, wala makakapigil talaga sa kamatayan. So, habang buhay tayo, make the most out of it. Kasi hindi natin alam kung kailan mawawala yung mga mahal natin sa buhay. Even us, hindi natin alam kung kailan natin mawawala. So, gawin natin lahat ng mga magpapasaya sa atin. Yung pinaka-biggest fear siya, pero dapat hindi pala siya katakutan kasi yun ang bagay na hindi natin mapipigilan. So, imbis naman natakot ako that time, nawala sa akin yung takot kasi mangyayari sa atin yan at wala nga siyang makakapigil. Siguro ngayon ang kinakatakutan ko is mawala yung mga supporters ko like that kasi lahat ng kinakain ng pamilya ng mga kaibigan ko, ng mga natutulong ko, at lahat mga tulong na ginagawa ko is because of other people who keep on watching my video, supporting my video, my vlog. So, natakot ako kasi hindi natin hawak din ng kapalaran natin pagdating sa followers. That's why I'm doing everything na para mapasaya sila, para hindi sila mawala sa akin. Kasi since 2015 pa naman, naging ganito na ako as Brenda Damage, nagpapatawa, nag-entertain sa social media. So, kahit paano, since 2015, so parang 7 years na rin akong naging ganito, nagpapatawa sa kanila for 2022. So, takot ako na baka mawala sila one day. So, hindi ko naman alam kung paano kasi kahit paano, ginagawa ko naman ang lahat para andyan pa rin kayo. At thankful ako kasi hanggang ngayon, tumataas sila at tumarami tayo ng tumarami. So, yung kinakatakutan ko, nasa akin din siguro yung
yung magiging reason kung bakit mawala sila. Kagaya nung nangyari sa akin sa PBB, natakot ako na baka mawala sila dahil sa mga judgment na nangyari sa akin because of my bad things na nagawa ko. Pero at some point, nag-serve siya as lesson sa akin na there are things talaga na may mga gawa ka talaga mga bagay-bagay na pwede ikasira mo, pero ikaw rin din yung makakagawa ng bagay na ibabalik to win their respect back. So, yun na kinakatakutan ko na mawala yung mga taong nanonood sa atin kasi pag nawala sila, it's a domino effect. Mawala yung income ko, mawala yung pagkain ko. Lahat-lahat. My family, my friends, to help other people. So, yun kinakatakutan ko. Kasi yung debt, hindi na natin hawak. Kahit mag-ingat yung kwarto sa kahit nandito lang tayo, matakihin na nangyayon, mamatay talaga. Talaga. Kahit mag-ingat tayo, masagasaan, mamatay talaga. So, if it is your time, it's your time talaga. It's your time talaga. Pero yung kinakatakutan ko, mawala yung ano ko, kasi ang laking impact pag nawala yung mga supporters. Super. So, parang yun na kinakatakutan ko. Yung big fall mo, talaga. Big fall talaga pag wala yung follow. So please, wag kayong mawala. Ito, for Brenda, yung ano naman, for as of now ha, as of this moment, for you, what is your biggest achievement? Kung So far, practically speaking, hindi ko alam kung paano i-elaborate yung achievement na ano, kasi kung biggest ko, pwedeng yung biggest achievements ko about my dreams is yung PBB kasi pinakapangarap ko talaga yun na nangyari sa buhay ko. Na hindi ko inakala. At yun talaga yung dream ko ever since na maging housemates ni Kuya. Yun yung pinaka-biggest dream ko. Pero, na-achieve ko siya unexpectedly. So, parang na, tsaka hindi, parang dun kasi talaga papunta eh. So, hindi ko makonsider siya as biggest achievement ko talaga ng bonggam-bongga. Siguro yung pinaka-biggest achievements ko siguro na until now hindi nawawala is yung pagbablog ko talaga kasi yung PBB housemates naman nangyari na lang yun because nandun ako sa industriya eh. So yung bahay naman, nakuha ko rin tong bahay na to, biggest achievement to, pero nakuha ko rin siya dahil sa sahod ko. So yung pinaka-biggest achievement ko talaga is makilala dito sa mundo ng social media kasi ito yung bagay na na-achieve ko na talagang gradually siyang nakukuha na talagang tumataas, hindi yung biglaan. Kumbaga pinaghirapan ko since zero followers, walang kwenta, walang kilala hanggang sa 2017 hanggang sa ngayon, pataas ang pataas siya. Ito yung pinaka-achievements ko na talagang ginapang ko talaga, pinagpaguran ko, pinaghirapan ko, nagpakagago ako, nagpakababoy ako, binash ako ng lahat, ginawa ko lahat para ma-entertain. So ito yung pinaka-biggest achievements ko kasi hindi siya biglaan like PBB na tinawagan na lang ako because I'm celebrity na. Hindi rin siya yung bahay ko kasi yung bahay ko naman, pinaghirapan ko siya pero because din sa vlogging, because din sa sahod ko. So lahat talaga dahil sa pagbablog ko. Social media talaga. Itong social media talaga yung pinaka-biggest achievements ko. Kasi kung wala ito, hindi naman ako may kilala sa social media, hindi ako may kilala sa PBB, hindi ko rin magagawa yung bahay ko kung walang social media at hindi ko rin may kilala yung social climbers. So, in the other way, there are two thoughts for your biggest achievement. First is, you will not able to get this house to PBB without the social media. So, ito yung pinaka-root talaga. Ang dami ko achievements because of this. So, I consider this one as my achievement kasi hindi dahil sa social media like Facebook and everything, sa vlogging. Mm-hmm. Hindi ako makakapasok sa PBB, hindi ako may kilala bilang artista, hindi ako makakakilala sa Japan, hindi ako makakuha ng bahay. Kaya, so wala kami dito sa harapan. And the second thought, for ang thought kasi ni Brenda about achievement is dapat pinaghirapan. Parang ganon. So guys, ha, biggest achievement ng Brenda na pinaghirapan talaga is the vlogging. Kumbaga kung ano yung bahay ko, yung PBB, the fruit of labor ko. Yun parang bunga na yun. Parang ganun. Ikaw, what's your biggest achievement? Ako talaga wala talaga kasi akong plano sa buhay. Yan lang ano yun, yung makapag ano lang ng bahay, kahit konti, kahit maliit, basta maging maayos na yung parang may matutulogan na maayos yung pamilya ko, yung gano'n. Pero lang yung ano ko talaga. Kasi hindi naman talaga ako, ngayon lang talaga ako magsimulang mangarap. Kasi syempre, naabot ko na yung ano kahit paano. Basta. Basta life taught us lessons and lessons taught us to move on and moving on. Ngayon pala ako nagsisimulang parang gano'n, diba? Marami siyang goal dati pero hindi nagagawa, hindi siya nakapag-focus, marami siyang ang dami niya nagawa sa buhay, nag-TV na siya, nag-comedian na siya, kumanta na siya, lahat-lahat. Pero feeling ko yung biggest achievement ni Scarlett is para magawa lahat ng mga yan, being a social climber, hindi dahil maging part sa amin, kundi paglasok sa social media. Kasi hindi naman niya makukuha yung mga bagay-bagay na meron siya ngayon kung hindi dahil sa inyo, dahil sa social media. Social climber. Oo, kasi dati, nung hindi pa kami social climber, marami na kaming trabaho, marami kaming nagawa, marami na kaming guesting. No? Pero waldas na wala sa pera kasi nandun lang. Pero ngayon, ang dami support. Iba talaga yung
may nag-guide na, parang gano'n. Ito for Brenda. Everyone's question for Brenda though. What PBB taught you, Bren? Hindi lahat ng pagiging totoo na ginagawa mo, hindi lahat ng papaka... not being true to yourself is ano the way para mas gugustuhin ka ng tao. Kasi minsan sa pagiging totoo mo, dun kanila mahanapan ng negative things about you, and then people would not understand and won't accept your flaws, lahat ng mga bagay na negative meron sa'yo, na kahit lahat ng ginawa mo mabuti, pero dahil pinakakapagpakita ka ng hindi maganda, dahil yun eh, ikaw yun eh. Kumbaga, pumasok ka sa loob ng bahay ni Kuya, or kahit sa mundo ng showbiz or sa, dito sa vlogging, kung pinakita mo lahat, kagandahan, okay sa kanila, accept ka nila, mahal ka nila. Pero pag may nakitaan silang hindi maganda sa'yo, na hindi mo sinasadya, o kahit gadyain mo na makita nila, kasi nga, you cannot stop yourself kasi and may camera, araw-araw hindi mo nalang. So makikita mo talaga yung totoo ugali mo. Hindi naman kaya ikaw robot na pag may gusto kang gawin, kailangan mong gawin. May mga bagay na ayaw mong gawin. So makikita nga lang hindi maganda. So ang pinaka lesson learned doon is, para sa akin, kahit anong gawin mong pagpapakatotoo, kahit anong gawin mong sabihin na ganito ka, ipakita, ipaglaban mo yung karapatan mo, hindi lahat yon tatanggapin ng tao, because the only thing that they want to you is para ma-accept kanila is magandang pag-uugali. Hindi naman lahat na magandang pag-uugali. Wala naman taong maganda lang lahat ng ugali. Meron at meron maganda. So, mas ang pinili ko talaga na ang meron ka natutunan ko talaga doon ang tinuro sa akin is always choose to be kind but not being right. Kasi pag pinili mo yung pagiging tama, panindigan mo yung tama, pinaniwalaan mo yung tama, i-push mo, gawin mo lahat-lahat, hindi lahat ng tama o gusto mong panindigan ay tama din sa ibang tao. Nagiging mali na rin yung execution, nagiging mali rin yung outcome. So mas piliin mo maging mabuti na lang, umintindi sa mga bagay-bagay, because sabi nga nila, you can never go wrong if you choose to be kind. Kasi pag pinaglaban mo yung mga feeling mong tama, magiging mali ka pa rin sa dulo at sa ibang tao. Very well said. Sana si Brenda na lang yung tinanong mo. Actually, for Brenda. Yung sabi ni Brenda noon, not all right things are in the form of kindness, but all kind things are it's right. The kindness. No, are right. Tama talaga yun. Yay! Palakpakan natin, guys! Brenda and Scarlett. At this time, actually, alam na ni Brenda to eh. May nagbibigay for the aircon daw. So, yes, ano ba sabi niya? Ano ba sabi niya? Hindi ko alam, diba? Hindi ko alam. Ano sabi niya? Hindi, kasi naglalad kami kanina. Tapos sabi si Mama Maryam, hello, ganun. Hey, Mama Maryam, bikin eh, ma'am. Tapos yung bahay ko, bumili ako ng aircon. Baka pwede sagutin mo yung isa. Pero nabili ko naman talaga ng aircon apat. Ganun. Pero sabi niya, itong pera na to, bigay mo kay Brenda. Siya na bahala magbigay kay Scarlett. Kasi Scarlett gusto mag-side bit kasi. Live kasi ni Scarlett. Hindi naman siya magbibigay kung hindi dahil ni Scarlett. At alam mo ako, di ba? Lahat naman ng form of ano actions ng mga bagay-bagay. Lahat ng mga naghirap sa tinitingnan ko naman kung saan galing. Siyempre, sa kanya galing yung live. Tapos nakichika lang ako, nanonood si Ma'am Miriam. Sabi ko, Madam Miriam, baka naman... Kasi yung ano, tapos na yung aircon, nakabili na ako. Baka pili sagutin mo isa para yung isa naman, yung itibahid mo, ibibili ko naman ng iba. Ganyan. Sabi, okay, go. Magkano yung aircon? Sabi, 8,000. Nagpadala siya 10,000. Okay. Nakakaya naman mo. Huwag na lang muna kayo si Scarlett. Ayan, diyan natin si Scarlett. So, wala natin diyan. Napromise ko sa kanya, okay, akin yung 7,000. Hoy, hindi mo na. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,000 from Ma'am Miriam. Kaya pa na. Thank you po, Ma'am Miriam. Bigay ko kay Scarlett ng 3,000. Sige lang, uy, no? Joke naman po. Wala ka ba sa'yo? Wala ba sa'yo? May sobrang konti pero... sayang! Bibigay ko sana 1,000. Okay, thank you, Ma'am Miriam. Bibigay ko sana 1,000 kasi may sobra naman pala. Okay. Hindi ko nabibigay. Bigay ko sana sa'yo. Kasi bilang sa kanya yung pinadala, tsaka hindi ko naman makukuha kung hindi kay Ma'am Miriam, at tsaka siya naman yung wedding sa kanya pinadala din. Para meron din siyang panglalaki, Ma'am. Uy, si Bako! Bukas sa disco. Friday! China! So, yay! Thank you, Ma'am Miriam! May pahit talaga. Ma'am Miriam, hindi ako nagdamot, ha. Binigay ko na. Ang taas ng live na to. Ubalik sa akin pa. Thank you! Thank you so much, Ma'am Miriam! Ate, sa bawasan mo yung bili ko ng aircon. Dadagdagan ko naman to para kasi sa mga cabinet naman. So, ay, oo, marami pa. Marami pang dapat bibili. Kulang talaga to. Malaki pa yun. Thank you po. Thank you, Mama Mariano. Thank you, Scar. Thank you, Brenda. Bye. And that's it. Thank you, everyone, for watching. And this is your morning. It's morning, my vlog. Seeing you guys all the time. And all the time, guys. It's great. Have a fruitful evening. Have a fruitful day, everybody. Stay safe and healthy. Because we are still in the midst of pandemic. And see you on my next vlog. Bye. Bye.